Inaprubahan na ng Senado ang 2023 budget ng tatlong ahensya ng gobyerno. Sa isinagawang sesyon, ito lamang araw ng Miyerkules ay naprubahan na ng mga senador ang budget ng Department of Budget and Management o DBM, ang Department of Finance at gayon din ng National Economic and Development Authority o NEDA at gayon din yung mga ahensya na hanay nila. Hindi pa na naaprubahan ang budget proposal ng Philippine Statistics Authority o PSA dahil sa may mga ilang pang question ang mga mambabatas. Ang Department of Budget and Management naman ay mayroong budget o pondo na nasa 1.8 billion pesos habang ang Department of Finance naman ay mayroong 30.6 billion pesos na nakalaang budget. Aabot naman sa 13.2 billion pesos ang naaprubahang pondo para sa NEDA. Naihabol naman naaprubahan ang budget ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nagkakalagayan ng 3.8 billion pesos. Pinangunahan naman ni Senate Finance Committee Panel Chairman Senator Sunny Angara ang pagdepensa sa pondo ng nabanggit na mga ahensya. Samantala, sa kaugnay pa rin nga balita, dinalan rin sa plenaryo ng Senado ang pagkwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa controversial na confidential funds ng ilang mga civilian agencies na nakapaloob sa hiling na 2023 national budget. Partikular na tinukoy ni Pimentel ang ibinigay ng mga confidential funds sa Office of the Vice President na umabot daw sa 500 million pesos. Yung Department of Education naman ay 150 million pesos na confidential funds at yung Office of the Solicitor General naman ay umaabot naman sa 19.2 million pesos. Na pag-alaman na ito nga si Pimentel na yung confidential at intelligence funds ay umaabot sa kabuang 9.3 billion pesos. Sinasabing ang confidential funds ay pinapayagan sa mga agencies para sa kanilang surveillance at intelligence gathering activities, habang yung mga intelligence funds naman ay para sa mga intelligence information gathering activities ng mga security agencies. Kompleto ay nakiusap ang senador, huwag nang umpisahan muli sa ito ng mga ahensya ang pagbibigay ng confidential funds na nagiging commitment daw kada taon. Para sa mga mababatas na naturang confidential funds ay dapat sana ilaan daw na lamang sa mga gastusin ng bansa na mas nangangailangan ang taong bayan katulad sa pagkain, ayuda, trabaho at kalusugan. Kompleto ay dinepensa naman ni Senator Sunny Angara, ang Senate Finance Committee Chairman, ang kahilingan na confidential funds na banggit na tatlong ahensya. Ayon sa kanya, ang confidential at intelligence funds ay nakakatulong daw sa pagbabantay sa seguridad na siyang susi naman sa pagunlad. Umayaw din sa Senator Angara na magkaroon pa ng regular na report sa pinagagamitan ng pondo dahil sa kung mangyari daw ito, hindi na matatawag pa na confidential fund. Katropa sa team Bantag. Yan, napakinggan natin si Mike Abe, isa sa pang pinaka the best, paborito ko na vlogger sa ating bansa. So, tinalakay niya yung bakit ang DOJ, DIRG, Rimulya Abalos, palagi lang nagsasabi na sumuko na kayo. I agree with Mike Abe na wala pa namang warat o arrest. Bakit pinapasuko? Kaya ang tanong, abogado ba sina Secretary Rimulya and Secretary Abalos? The answer is yes. Abogado talaga sila. So, anong klaseng abogado sila na pinapasurrender ang isang tao na wala pa namang warrant o arrest? Oh, kayo mga katropa, anong klase? Ikaw ninyo. Hindi mo naman kailangan maging abogado para intindihin yung mga ganong terminology na mali. Naman pa, yung press ko nila noong Lunes ba yun? Nabigla ko closing statement ni Secretary Abalos, sabi niya, Sulweta, sumuka na. Ha? Sabi ko, bakit sumuko? Oh, and then, naglabasan ang maraming mga kuro-kuro vlog, isa na to si Mike Abe, na bakit pinapasuko? Okay? May napanood ako na interview ni Kato Nying. Okay, nanonood din ako kay Kato Nying. In-interview niya ang isang abogado. Pasensya na kayo, nasa labas po ako. Kaya kung minsan magdilim-dilim, nahahangin na ng kamera. In-interview niya ang isang abogado, si Professor, Attorney DJ Jimenez. Parang ano rin ito? Mamamahayag ba o vlogger? Kasi ang tawag sa kanya, Pinoy Street Lawyer. Salamat po, Kato Nying at Attorney Jimenez, sa inyong pagtuturo sa amin na minus ang kaalaman sa batas. So, tinanong ni Kato Nying, Attorney, tama ba yun? Sumuko? Eh, sabi ni Attorney Jimenez, inappropriate, hindi
sumuko ang dapat na panawagan. O kayo, ano ang dapat na panawagan ng DOJ, PNP, DILG? Very, very clear. Participate, o, cooperate. Magpakita kayo, mag-submit ng counter affidavit. Manumpa kayo ng salaysay. Di ba ganun? Grabe itong dalawang abogado nito. Kaya nga, akin-akin lang ito ha. Sila po, mga mahinang abogado. Oh, sorry po, Secretary Rimulya, Secretary Abalos. Pinagkatiwalaan kayo ni PBBM, nilagay kayo dyan, Secretary. Tapos, gumagamit kayo ng inappropriate word, sumuko. Eh, anong klase nun? Eh, akin-akin lang yon. Mahinang abogado, si Secretary Rimulya and Secretary Abalos. Okay, balikan natin si Attorney Jimenez, DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer. Sabi niya, wala pang criminal case. So dahil wala pang criminal case, ang korte hindi makapag-issue ng warrant of arrest. So, ano pa lang ang status? Ano pa lang? Complaint. Ang nagre-reklamo, tungkulin, obligasyon ito ng executive department na pangalagaan ang seguridad, kapakanan ng taong bayan. Kaya ngayon, oh, may nangyaring masama kay Percy Lapid, and then sumunod yung kay Villamor. So, tungkulin ng DOJ, DILG, PNP, NBI, na mag-imbestiga, and then yun, may funding sa sila, edi magreklamo na sila. So, ang unang proseso natin, ang unang hakbang sa pagre-reklamo, opisina ng piskal. Okay. So, ano pa lang ito? Hindi pa yung people of the Philippines versus respondent. Hindi pa. Ano pa lang? Complainant versus respondent. So, ang complainant, ang PNP, NBI bilang mga investigators. Trabaho niya, nag-complain. Oh. So, ang respondent, dapat magpakita, mag-participate sa tinatawag na preliminary investigation para ang fiscal i-evaluate niya kung may probable cause ba. Okay? Ulitin ko, na search ko yung fiscal, ang ibig sabihin, evaluate. So, timbang-timbangin niya yung presented evidence ng investigator at ang counter evidence ng respondent, and then mag-desisyon na ang fiscal prosecutor kung may probable cause. Probable cause yung puruhan na nakumit yung krimen against sa isang tao. So kung may probable cause, yun na. Ang prosecutor na fiscal, isasampan niya na yung kaso sa korte. So yung prosecutor, yun ang mag-prosecute. Lilitisin niya na yun. Papatunayan niya na yung taong nasasakdal ay nagawa yung krimen, at ang huwes naman, base sa kanyang analysis, pag timbang-timbang, magbibigay ng hukom, either guilty or not guilty. So once na naisampa na ng kaso ng piskal sa korte, magiging accused na yung nasasakdal. Kaya ang tawag doon, people of the Republic of the Philippines versus Bantag, Solueta et al. Yun na. So yun, kung may ganun na yun, ang korte mag-issue ng warrant of arrest. Pag may warrant of arrest at nagtago-tago si Yusek Bantag, Solueta et al., di yun, pwede nang pasurenderin. Di ba? Ganun ang aking naintindihan kay Attorney Jimenez. So again, sana wag nang ulitin ng DOJ, DILG, Rimulya, Abalos, the word surrender. Nakakaano naman yun. Para bang nag-aapura sila, parang they are something, parang accomplishment driven sila ngayon. Na parang nagpapasikat. I'm sorry ha, yun lang na nagpapasikat. Kanino? Maybe sa presidente. Doon lang, sino yung amo nila na pinapasikatan? But sa taong bayan, sa netizens, wala yun. Nagdududa ang taong